Beyond Books Publishing 2021 Global Leader Award and Global Educator Award Innovation category. Most importantly, he is happily married to Rosario Lim Sebastian Sumaoang, and they were blessed with two equally beautiful daughters, namely Abigail Natalie and Amara Nicole. Ladies Sumaoang, good morning, Doc. Good morning. Hey, good morning, everyone. Well, thank you so much, Teacher Joanne. So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga parents and students also are watching right now. I hope that you'll be able to give time, no, and listen kahit na nagmumultitask tayo diyan, dahil alam ko na ganyan tayong lahat, ano, nagmumultitasking tayo ngayon. Welcome back to school, and I hope that this session, this an hour of session, would give you a lot of insights on how you're gonna pero ang pinaka-focus natin ngayong umaga ay pag-uusapan natin paano nga ba, no, mga parents, habang nagluluto tayo, nagpe-prepare ng almusal, at kung ano pa ang ating ginagawa, nawa makapag-focus tayo para makatulong man lang tayo, no, in this year, kung paano ba talaga pine-parent ang mga digital natives. Yes, ang tawag po natin sa kanila ngayon ay mga digital natives. Tayo po ay mga digital, ano lang tayo, hindi tayo talaga mga native, no, mga kumbaga, ano, immigrant lang tayong lahat ngayon. Yan. But our children are actually the digital natives kasi kinabuhayan na nila yung mga ganyang klase ng mga gadgets. Yan. So, let's move forward. I'd like to begin with this quote from Dr. Hani Karandang saying, "Parenting is the most basic, most important, most challenging task of all. And yet, the only requirement to be a parent is to have a child." No? So, there are more qualifications needed to qualify as a cook, a caregiver, or a gardener. So, naging magulang tayo, hindi dahil sa meron tayong mga tinapusan. No? Naging magulang tayo kasi meron tayong mga gift galing sa Panginoon. At yan yung ating mga anak. Tama po ba? So, I'd like to begin with that. No? Na ang mga anak natin ay regalo sa atin ng poong may kapal. Okay? So tingnan nga po natin ang ating mga anak. Yan, at sabihin natin, alam mo anak, ikaw ang regalo sa akin ng poong may kapal. Kahit na umiinit na ang ulo natin habang lumalaki ang ating mga anak, tandaan natin yung unang-unang moment na nakita natin ng ating mga anak, kung gaano tayo napasaya, napangiti, napaiyak. Yan pa rin sila, mga parents, no? All we need to do is to really educate ourselves and dedicate ourselves and commit ourselves na palakihin sila na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa ating lahat. Huwag natin kakalimutan yan. Now, bakit nga ba tayo nahihirapan? Baka kasi sa mga generations, tingnan nyo po yung screen nyo ngayon. Ano po bang generation naririyan kayo? By the way, bigyan ko lang kayo ng konting background sa akin. Ano? Ako po ay laki sa mga lola ko because my parents separated when I was really young. Mga 3 years old, ganyan. No? So ang kinalakhan ko na po ay lola. Kaya kung kayo po ay single parent na nagpapalaki ng anak ninyo, o kaya kayo po ay mga grandparents na naiiwan, lalo po ngayon ay pandemya at hindi makauwi ang mga magulang, tito, tita, wala pong problema yan. Ang importante lang po alam natin kung paano natin sila talaga palalakihin. Yan. So, ito po yung mga generation. Alamin po natin kung anong generation tayo, kung gaano nakalaki yung gap natin. At yun po yung i-fill in natin. Ang ating mga anak, ang tawag sa kanila mga Gen Z. No? Nagpasukan na ang mga generation alpha, yung mga kinder grade 1, grade 2 natin ngayon. Pero yung iba, mga 9-year-old and above, yan po ay mga Gen Z. Pero halos magkakapareho naman sila ng mga pagkakaugali, no, sa panahon ngayon. So, ito yung unang tanong ko. Oh. Pwede nyo itong isagot sa mga, ano, wala naman tayong ano dyan. May right answer dito, pero hindi kayo mahuhusgahan, ano, kung kayo kakamali. Kasi ano kaya tingin natin kung iyahalin tulad natin sila sa prutas? Ano? Sila ba ay para, ang mga anak ba natin ngayon, ay sila ba itong henerasyon na to ay para mga ubas? No? Mga ubas na mahal kung palakihin, kumbaga, kailangan ganito ang mga gadgets, ganito ang mga damit, no? Pero pagka pinisil mong ganyan, napaka-sensitive sa loob, no? O para silang mga mansanas na napaka-sturdy, no? Pero kapag ka binalatan mo, nako, talagang akalain mo sobrang madidepress, sobrang malulungkot,
na nakaka-relate ba kayo, parents? O parang ito rin, tumpakuan lalo na, no? Kala mo, wow, big, you know? Mga malalaking bulas sa mga anak natin ngayon eh. Pero, tiningnan mo yung loob, hala, ganun pala sila kadaling maging kumbaga sensitive sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Kaya parang kala mo onting bagay lang, pasan na nila yung daigdig. O parang strawberry. Naalala ko noon kapag kumakain ako ng strawberry, no? Gusto ko yung mga fresh na fresh, kaya lang galing pa lang sa palengke, magugulat ka pagdating sa bahay. Meron pa rin mga dahil sa nagbungguan, masisira na sila agad, no? So ang bilis-bilis masira, ang bilis-bilis na mabalatan at ang bilis na mabulok, no? Or para silang mga lemon na napaka-sturdy pero ang daming bitterness sa loob, lalo na puro kung ano-ano mga telenovela ang pinagnononood natin. Ayan. Okay. So alin kaya dito? Based on research, ang sabi ng research, ang mga generation daw ngayon ay mga strawberry generation. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng strawberry generation na yan? So sabi ng mga dalubhasa na napaka-sensitive, napaka-bilis na masugatan, ano, ang kanilang damdamin. Yan daw ang mga generation ngayon. So paano natin papalakihin yan? Pero meron pang ano, lalo na kaming mga teachers, no? Katulad ng mga estudyanteng to, oh. Nagsabi lang si teacher, like online lang yan. Good morning! Nagsigawan, nagulat kasi parang sinisigawan daw sila ng teacher. So, hindi ako nagalit, hindi ako nagmisigaw, mga bata. Mga bata, bumabati lang ako ng magandang umaga sa inyong lahat. Pero, dahil nakikinig ang mga parents at ang lolo at ang tita, ito ang mas matinding problema ngayon na kinakaharap ng teachers. Mas galit sila. Nakita niyo po ba itong picture na to? Ngayon, galit na galit, ano? So, ibig sabihin, it has, to be honest, it has never been, no, this way before. Kaya ang parenting, maging ang teaching, has never been this challenging. Kaya lahat tayo, talagang marami tayong mga bagay na pinagdadaanan na kung saan, pag-usapan natin kung paano ba natin pagtutulong-tulungan yan, no? So, ngayon, we have already the new learning default na tinatawag nila. At ang tawag natin dito ay, ayan, di ba? Mga online learning. Pero nami-miss nyo na ba to? Ang face-to-face learning, nandiyan pa si Congressman Miro Kimbo dati, no? Tapos ito yung Nangka Elementary School. Nami-miss nyo na ba, teachers? Nami-miss nyo na ba, mga parents na hinahatid natin ang ating mga anak sa ating mga sa ating mahal na eskwelahan? Ganyan-ganyan daw sila noon. Pero kumaway na ang remote learning. At pag sinabi natin remote learning, dalawa yan. O, pag-usapan natin yung una. Pag-usapan natin yung online distance learning na meron tinatawag na synchronous at asynchronous. Nabalitaan ko na marami na palang mga parents ang nag-shift to online distance learning. Aba, tamang-tama yan because we're gonna talk about it. Paano nga ba? No? Lalo na kung bago kayo dyan. So meron tayong dalawang pinag-uusapan dito. Synchronous, yung pong ganitong ginagawa natin. Magkasama tayo, pero hindi tayo physical magkasama, pero sa lecture yan, nakikita nyo yung teacher ninyo. Ang tawag dyan ay synchronous learning. Ang asynchronous learning naman, yung pagkatapos, nagagawa kayo sa Google Classroom ng mga activities ninyo dahil yan ang gagamitin yung platform. So dati, kitang kinakikita nyo, di ba, ang eskwelahan, dyan lang kayo dapat nagpupunta para mag-aral. Pero kung nakakapagsalita lang yung bahay natin, nagagalit na siguro siya, hindi naman ako eskwelahan, eh, bahay ako, pero ngayon, eskwelahan na rin siya. Okay? So ngayon, dyan na tayo nagsisipag-aral ngayon. Anong dapat natin gawin, mga parents? Kailangan nating maging fun ang learning sa loob ng bahay. Dati, kami ang gumagawa niyan bilang mga guro. Pero ngayon, kayo na rin ang gagawa niyan. Kaya kailangan natin ng strong collaboration between home and school. Kagaya nitong nasa picture na ito, oh. Magkakapatid sila, di ba? Oh. Ginawang parang classroom ang isang parte ng bahay ni mami at ni daddy. Ayan. So ganyan na naging itsura. Yung iba naman, pinapinturahan pa ng bago at nag-decorate pa. No? Katulad nito, kala mo ang ganda-ganda talaga ng ano nila, no? Pero actually bagong pintura kasi nga para sa anak 'yan. Oh, ito pa. Dati kami ang gumagawa ng mga quotes, today a reader, tomorrow a leader. Ngayon parents na rin ang gumagawa. So, imposible ba 'yan?
walang imposible ngayon kasi ang dali lang. Pwede mo namang pwedeng bumili lang sa Shopee at saka sa Lazada ng pampaganda ng wall. Alam niyo lahat 'yan, 'di ba, no? So 35 pesos lang pwede mo nang pagandahin ng wall mo. Hindi mo kailangan papinturahan ng pagkaganda-ganda at decorate ng kung ano-ano pa, no? Dahil na ikaw mismo ay gagastos ng malaki. 'Yon. So if there's a will, there's a way, parents. So anong pinakauna para maging fun learning? Gandahan niyo po, no, yung isang bahagi na kung saan makikita ng bata na diyan ako mag-aaral. Kahit po modular 'yan, kahit po 'yan ay synchronous learning for ODL. Yan. Naka-attend din ako nung soft opening ninyo, no? Nakita ko kung paano nag-orient ang pere, ang mga teachers natin. So ganyan din ang mga sinabi nila. So synchronous learning, this is it, no? Ito yung itsura niya. Ngayon, meron kaming mga and I believe there will be parents na galing na sa ODL na mag-a-agree dito. Tama po ba? Ito yung mga nakita namin, kaya nag-require kami ng headphones noon, noong isang taon. Ito po yun, no? Number one, students tend to talk to people around them during the online distance learning, especially when teachers ask them to recite. Yun. So, yung mga students mismo, nagsasalita, ano, kapag meron ano eh, may mga kausap sila eh, na sila mismo yung nagsasalita mismo doon. Okay? Tapos hindi, kumbaga parang nga, nagtatanong sila, parang ganyan. Tapos ha, parents are the ones writing the answers on the whiteboards. So, imbis na yung bata ang magsulat, yung parents ang nagsusulat. Kaya, kumbaga, ang nangyayari tuloy, hindi sila yung sumasagot, nawawalan ng integrity, ano, yung pagsagot ng mga bata. Pangatlo, okay, ayan, ang pangatlong nangyayari is, eto, for a while, ha? Yan, students are more stressed. Alam niyo po ba yun? Na mas na-stress pala yung mga bata ngayon. Kasi nga, ang dami kasing tao sa paligid niya. Dati classmates lang, isang teacher. Ngayon, puro mga tita, tito. So, mas na-stress po yung mga anak natin. So, in parenting the digital natives in the pandemic right now, mas mainam po na cool lang tayo. Huwag nating unahan yung, hindi ho naman ho paunahan ng parents. Ano ho? Kailangan po yung mga bata mismo ang sasagot sa mga tinatanong ng ating mga guro sa online distance learning. Yan. Next one, ako meron po kayong mga kasambahay, nakakita kami noon na the nanny or helper are cleaning the study area while the child is having an online class. Ang ginawa po, pinatabi yung bata, tapos sabi, sandali nga, maglilinis muna ako. So, ang ibig sabihin, pwede po ba natin na paglinisin muna natin yung mga tita, tito, o kung sino man ang kasama natin sa bahay bago po mag-online class para po wala na pong basura dun sa harapan ng bata. Kasi ang nangyari, pinaalis yung bata at siya ang naglinis muna. Ano? At di niya alam, 29 of the students, the other students are actually looking at the child already at nagtatawanan na sila. Pati si teacher, ano hong nangyari kay ano, nawala siyang bigla. Yon, at puro walis at daspan ang nakita namin sa screen. Okay? Next one, family members walking scene at the background. Lalo na ako, ang anak ko pa naman, babae, ano. Tapos si tatay, si kuya, naka-boxer shorts, nasa likod. Yung isa naman, naka-towel. Meron pa kaming nangyari noon na si mami nagpapalit ng damit, ano, nasa likod, nakatapi. So parang kumbaga, yung teacher, nilagay na lang sa, ano eh, sa waiting room yung bata. Kasi nga, baka makikita nung ano ng lahat na nagbibihis sa likod. So, mag-ingat po tayo. Okay? As much as possible din, iwasan din natin yung may mga nakasando. Ano ho? So, para at least mahusay naman yung mga pag-ano natin sa bata. Yan. Teacher Dines, yung annotation? Yan. Kasi may nag-annotate. Yan. Okay. So, loud conversations. Maraming nangyayari na may tumatawag. Tapos, syempre, medyo maliit lang naman yung bahay natin. So, ano pong iiwasan natin? Yung tatawag, yung may tatawag sa atin, tapos sasagutin natin habang nag-online class yung bata, ano yung anak natin. Kasi, ang nangyayari, napakinggan na namin lahat ng mga pinag-usapan ninyo. Syempre, ang gusto natin, all the private conversations must be kept private. No, wag po nating hayaan na malaman ng buong classmates kung anong nangyayari. No,
pati ho yung mga kautangan at kung ano-anong mga bagay ay nalaman na naming lahat kasi naririnig namin, hindi namin sinasadya. So yun, so ang pwede nating gawin, labas po muna tayo kapag kami may importanteng call. Kung hindi naman siya sobrang importante, i-message na lang po natin na kung pwede tumawag po after the class of your child. Yan. Okay po? Totoo pong nangyayari yan, di ba po? Lalo na yung mga parents, ay yung mga parents at saka yung mga teachers na naririto ngayon na naka-experience na ng online distance learning. At sumunod, eto sabi ni Teacher Sarina no, dun sa online ano soft opening ng grade 6 na kailangan daw wag pong kakain habang nagkaklase kasi it will be a precedent. Ano ho, nagkakaingita ng mga bata at kumakain na rin sila. Kailangan po focus lang po tayo. Kapag nag-o-online si bata, ang pagpe-parenting na pinakamaganda is mamaya na siya kakain kapag ka-break time po. Parang ginagawa natin noon pag recess time. Okay. Now, paano naman po yung mga modular distance learning? No, ano naman yung mga nakita natin mga naging problema dyan? Okay. O kagaya ngayon na dati, kumbaga, meron kayong Sir Willie, meron kayo ditong modules on wheels. Napakagandang proyekto nito pero kung minsan nalilate pa ang mga parents at kung minsan hindi po hindi dumadating ano ho, at hindi naglalagay ng silya sa labas. So kailangan po maging maagap tayo. Those schedules that are there, so gawin po natin yun at pakita po natin sa ating mga anak kung gaano tayo ka-prepared para sa kanilang edukasyon. At matapos yan, ay gawin natin na maayos ang kanilang learning place yan at ang kanilang learning space na kung saan sila ay mag-aaral. Ugaliin din natin na magdasal bago tayo mag-proceed, no? Huwag po sana natin itong uugaliin. Ano ho? Na ang busy ay si mami at si daddy. Huwag po tayong kumanta kagaya ng awit ni Eric Santos ng This is the Moment. Ano ho? Kasi hindi niyo ito i-moment. Moment po ito ng ating mga anak. Okay? So, hindi po natin pinapakain at pinapa-chill ang ating anak. Tapos tayo po ang busy-busy sa kakagawa ng, ano, ng ating modules. Kasi po, pag nagkataon, baka po kasi kayo ang mailagay niyo po ang pangalan niyo at kayo po ang matawag sa honor roll. Ayun po. Sa biro lang po. So kailangan po natin talaga na magkaroon tayo ng integridad, ano ho? Kasi ang nangyayari po, tinuturuan natin yung bata ng wrong values pag ginawa po natin 'yan. Okay? Huwag po nating hayaan na sabihin natin na ginagawa naman ng karamihan. Hindi naman ho ibig sabihin ginagawa ng karamihan. Ayun po yung tama. So kung ano po yung tama, manindigan po tayo kung ano po yung dapat nating ituro sa ating mga anak. Yan po. Okay, next po. Oh, ito nakita ko to sa mga nagkalat sa memes ngayon. Huwag po masyadong mainitin ang ulo. Ano ho? Okay. So, anak, sagutan na natin yung module mo. Tapos after 5 minutes, ayan na, nagsisigawan na sila. Sinabi ng bilugan. Okay. So, huwag po nating ugaliin na ano. Is tayo rin po bago tayo magsagot ng module para sa mga ating mga pagtuturo sa ating mga anak. Iset din natin ang mood natin. Nakapagkapi tayo. Yan. So, nakaset ang mood natin. Nakaligo na rin siguro tayo. Nakapag-prepare po tayo. Okay? Pero eto matindi, no? Eto nabalita sa Nueva Ecija, no? Meron sagot for sale. Okay? So, ginawang kumikita ang kabuhayan ng parent. Siguro valediktoryan to si mami. Okay? So, ginawa ni mami na ano, no? Na yung mga nagpapagawa ng essay sa kanya at saka mga modules, ginawa niya ng presyo. So, wag po nating gawin 'yan. Kaya wag po tayong pwede tayong magpa-tutor, yeah. Pwede tayong mag-tutor at magpa-tutor, pero wag po nating gag-ugaliin na tayo mismo yung sumasagot at binebenta natin yung mga pagsagot natin. Ano ho? Tutoring is okay, pero selling the answers is not okay. 'Yun po. So, nawa po maging lesson sa atin 'tong mga bagay pong ito. Ayan. So, wag po nawang maulit na this coming school year. Yan. So, now let's move forward. So, ano po yung mga dapat nating gawin whether you are on online or modular? Okay. So, yan yung mga nakitang problema. Ngayon, re-repasuhin natin yan. Sa mga bago sa online distance learning, now you know what are supposed to be done at kung ano yung mga bagay na wag po nating gagawin. Yan. Kasi po, lalo na kung nakarecord pa minsan yung ating mga ano, no, mga meeting. So, wag po natin nawang ugaliin yun. Okay. Now, so what do we do now? Nung na-invitahan ako para sa isang talk din, I discussed about creating learning routines. Yung mga tipo, kasi routine, yung
kailangan natin yan na i-effortan, na gagawin natin araw-araw. Okay? Importante po kasi mag-create ng learning routines sa bahay natin para sa ating mga anak, para hindi po tayo namumroblema na puro ML, puro TikTok ang ginagawa ng ating mga anak. Meron po yan bad effect sa kanila. Mamaya po, mas bibigyan ko ng diin. Okay, ito po ang example ano ng learning routine. O, tingnan niyo po ito. Kahit po online distance learning or modular, gawin po natin 'to. Ugaliin natin, gisingin sila nang maaga. Okay? Kailangan meron silang morning stretching, no? At exercise, tapos hayaan natin silang sariling magligpit ng kanilang hinigan, lalo na kung elementarya na sila, okay? So pag magligpit ng sariling hinigan, tapos sa pag maliligo na sila, tapos magdamit sila kung ano po yung pine-prescribe ng Nangka Elementary School. Okay? Pagkatapos po, pwede na siguro, halimbawa lang naman po ito, no, pwede mas maaga dito ang klase ninyo. So after that, so nakita nyo isang oras at kalahati yon. Pagkatapos po, i-ready na sila para sa kanilang unang synchronous online distance learning kay teacher. Tapos break time, kakain sila. So siyempre ang iniisahan natin dito, nakakain na sila ng breakfast. Ano ho? Tapos online ulit. Pagkatapos niyan, pwede niyo na po silang katuwang sa pagluluto. Turuan sila ng mga life skills na pang parang TLE, no? Pwede magluto, magsaing, maghugas ng pinggan, maging ang paglalaban ng sarili nilang mga shorts, halimbawa at damit, yung maliliit lang kung bata pa, mas maganda po yun. Mamaya bibigyan ko pa ulit yan ng diin. At pagkatapos po niyan, lunchtime, okay? And then, patulugin po natin, and then study time para magkaroon sila ng pagkakataon para balikan yung napag-aralan sa araw na kasalukuyan. And then after that, reading time. Importante kasi yan, di ba? Sabi nga kanina, di ba, now a reader, tomorrow a leader. Yan, so reading time. O kaya pwede rin naman, after niya, konting saglit lang naman, play time yan. Diyan pwede na siyang mag-online game o kaya kung anong TikTok o whatsoever. Pwede natin silang payagan dyan. Kung ano po yung values ng pamilya ninyo. And then after that, personal management. Dahil ngayon ay pandemya, mas importante na malinis lagi tayo, no? So, hayaan natin sila na matuto rin, maging hygienic, okay? And then dinner together, kung kakayanin, no? Na sabay-sabay po sana sa hapagkainan. Dahil ang hapagkainan ay napaka-importante dahil dyan nabubuo ang pamilya sa pagkukwentuhan, anong nangyari sa'yo the whole day, ganyan. Si tatay na galing sa trabaho, so ano naman ang mga na-encounter ni tatay at si nanay during the whole day, ano kaya yung mga kwento ni nanay at ni kuya at ni ate and so on and so forth. Okay? Kaya iwasan po nating mag-dinner nang meron tayong hawak na cellphone. Yan. So dapat nakatanggal ang cellphone. And then of course, pag mga bata pa, yan, gustong-gusto niyang bedtime stories. Yan. Tapos prayer kayo, di ba? Kasi the family that prays together stays together, di ba? So kaya kailangan you start your day with a prayer and end it with a prayer. Dati kami ang nag-i-insist yan. Ngayon collaboration tayo, no? So family po at saka yung mga tao na responsible for your children like the teachers, yan ay maari rin silang tumulong. Okay? Now, every morning, ano pong gagawin ng isang mabuting magulang? Yan, morning check-ins po tayo. Wag tipo na, hindi man naman yan. So, wag po puro ganun. Wag pong bulyawan. Kung naririnig na natin sa kapitbahay, wag na po natin i-adapt sa ating mga bahay. So, ano po tayo? First few minutes po tayo muna mga magulang, manahimik tayo, pumikit po tayo, and then huminga tayo na malalim. Eh, at magdasal. Yan. Then, tsaka natin harapin na ating mga anak. Oh, ano mga matututunan mo today? What are you learning today? Ano kaya mga learning goals natin ngayon? Yan. So, mga kumbaga, iba-ibahin niyo po yung tanong sa inyong mga anak every single day bago mag-ODL, bago mag-MDL. Okay po? Okay, next one. Pagkatapos po ng mahabang oras ng umaga, or hapon, kakaaral ng bata, kwentuhan din kayo. O, kumusta? Did you learn something today? Were there absent today? May mga liban ba sa klase ninyo? Ngayon, kumusta si teacher? O, masaya ba si teacher ngayon? Ano natutunan mo kay teacher ngayon? Kailangan ganyan po tayo ka-lively magtanong after po ng magpag-aaral ng ating mga anak. Okay?
So, yan po gawin nating routine. Okay? Kasi importante po. Bakit po kailangan? Ba't importante mag-establish ng ganyang klaseng kagandang routine? No po, nakita nyo ang saya nila, oh. No? So, bakit importante? Kasi unang-una, kapag nag-establish po tayo ng routine, we begin with the end in mind. Tanungin ko kayo mga magulang. Yan. So, pwede nyong i-type dyan sa comment. Ano po ba ang mga pangarap natin sa ating mga anak? Pakitype nga po sa ating mga comments. Ano po yung ating pangarap para sa ating mga anak na nais nyong marating nila? Yan. Can you type them? Yan, para nakikita ko kung talagang nagpa-participate kayo. Yan. Gusto nyo ba ng magandang kinabukasan? Magkaroon sila ng magandang business? Magkaroon sila ng magandang trabaho afterwards? Yan. So wala naman siguro sa atin nangangarap na ang mga anak natin ay makapagpamilya ng napakaagang panahon. Alam ko yan. Pero ang realidad, nangyayari yan. So paano ba natin gagawin na maagapan ang ating mga anak sa elementarya? Okay? Sabi ko dito, begin with the end in mind. Tingnan nyo po ito. Mga parents, focus po muna tayo, ha? Yan. Salamat po. Okay. Ito po yung mga ginagawa with conscious effort. Ibig sabihin, ito yung mga routine na pilit mong ipapasok sa puso, isipan at buhay ng bata. Ano po yun? You have to know kung ano po ang nasa isipan ng anak ninyo. Okay? Why? Because kung anong nasa isipan, nagiging salita ng bata. Pag puro ka bastusan ang nasa isipan, bastos din ang lalabas sa bibig ng bata. Pag puro galit, galit din ang lalabas. Tama po ba? Diba? They become their words. At ang mga salitang to, anong next? Magiging action. Kaya tuloy ang action niya, bugbugan agad sa loob ng bahay. Nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan ng mga magkakapatid. Tama ba? And then afterwards, iyan na yung magiging habit at masakit na yung ulo ni mami at ni daddy, ni tatay at ni nanay at ni lola at ni lolo. Pati si tito at si tita, mainit na ang ulo. Okay? Kasi yan na lagi ang nagiging routine sa bahay. Okay? Tapos nagiging character na nila. Ano na yung character? Alaaway na. Nawala na yung disiplina, nawala na yung pilit na pinapasok sa isipan natin ating mga guro sa NES, pati ni Sir Willie, no, na ating principal. Okay? At yung character niya, mga magulang, tingnan niyo po ito, focus po tayo. Magiging destiny po nila 'yan. Yan na po yung future nila. Sa nagsimula, dito po sa kung anong iniisip. Kung ang iniisip po ng anak ninyo ay puro ML, ano ho, kung ang iniisip ng anak nyo ay puro TikTok na kung ano-anong mga malalaswang pagsasayaw-sayaw dyan, but sana kung yung okay lang. Kaso yung mga pati pusod lumalabas, elementary pa lang, naku ho, importanteng maagapan natin yan. It will become their destiny. Sasabihin nyo, saan ba ako nagkamali? Ngayon po, wag natin pag-usapan muna kung saan kayo nagkamali. Paano natin itatama o paano natin sisimulan ng maayos po ang ating mga anak this school year? At magtutuloy-tuloy na po yan. Magtulungan po tayo. Okay? Ngayon, kapag repeatedly po nagaganap yung mga bagay na yan, alam nyo po, pupunta yan sa brain, sabi ng neuroscience, yung brain niya mismo mag-a-adapt. At iyan na mismo ay hindi na yan conscious effort. Magiging habit na niya ang mag-aral, magiging habit na niya ang magsabi ng nasa damdamin niya sa magulang, magiging habit na niya ang magpagdarasal. Sabi nga ng Bible, di ba? In Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go or she should go, and when he or she is old, he or she will not depart from it. Ano ibig sabihin natin dyan? Ang sabi ng Bible, kailangan daw i-train natin ang mga bata sa pag-iisip, no? Anong sabi sa last slide? Pag-iisip sa mga sasabihin, huwag natin pagmumurahin ang bata, no? Huwag natin silang hahayaan na nanununtok, nananapak, no? Huwag natin gagawin 'yan kaysa ating mga anak. Train them in the way they should go, na alam mong tama, mga magulang. Okay? The Bible has a lot of those things. So, pwede nyong balikan. Pwede rin kayo mag-Google lang kayo, mga parents. Ilagay nyo lang doon yung mga good traits, no, from the Bible. Yan. Kayang-kaya na yan. Okay? Mga magagandang asal mula sa Biblia. Kayang-kaya nyo pong mahanap yan sa Bible. Everything is in the it's in Google. Yan. Na nasa Bible. Okay? So, he will not depart. Ibig sabihin, pag nailagay natin yan sa puso't isipan ng bata, huwag na po yung mag-alala. Hindi na yan mawawala sa kanya. Okay? Hinding-hindi na mawawala. Pero, mga magulang,
meron sabihin lang din po ako, no? Meron po tayong responsibilidad din. Kung ayaw natin sila na gumagawa ng mga bagay na ganun, kailangan po sa atin po magsisimula. So, being a parent is also a responsibility. And I would say it's a big responsibility. Pero ang kagandahan po sa kalaunan, napakaganda pong magiging produkto niyan kapag po kayo ay naging mabuting magulang. Okay? Pangalawa, kailangan po natin ng routine kasi kung titingnan niyo po, ang hirap. Ang hirap na ang mga bagay sa ating paligid, okay, ay parang hindi na siya normal. Kailangan natin ng normalcy sa ating mga tahanan. Kaya umpisahan natin na magkaroon tayo ng daily routine. Ano ho? Kasi ito po ay nakaka-stress sa ating mga mahal na anak. Inuulit ko, mga mahal na anak. Ano man ang tawag natin na sa kanila ngayon, nalilabel silang pasaway, tandaan natin kung paano natin sila binigyan ng pangalan. No? Tawagin natin sila sa pangalan na kung saan at isipin natin ano ho, kung paano po ba natin pinag-isipan yung pangalan ng ating mga anak. Kung kinumbine nyo ang inyong pangalan dyan, ibig sabihin, kaisa nyo yan. No? Ibig sabihin, kung saan nyo man kinuha ko sa Bible, sa pinakapaborito nyong artista. So, ibig sabihin, yan yung mga na foresee nyo about your child. And it's not late. It's not late na para makita nyo pa rin yung anak na yan na inyong pinangarap. So, all you have to do is to make sure that everything, no, is being normalized. Make a routine in your house. Okay po? So, balik-balikan nyo lang naman po ito. Naka-FB Live naman tayo. So, pwede nyo picturean or balik-balikan yung mga nakita nyo kaninang mga isang example ng routine. Okay? So, huwag nating hayaan ma-stress ng todo yung mga bata. Ang routine po ay nakakatulong para magkaroon ng ease and comfort ang inyong mga anak sa kanilang pamumuhay ngayon na nasa remote learning sila. Unang punto pa lang yun. Pangalawang punto, mga magulang. Okay? Huwag po tayong masyadong concerned sa grades ngayong taon na to. At kahit kailan pa. Okay? Kaya kayo naggagawa ng mga module ng mga anak nyo kasi nga gusto nyo matataas ang grade ng anak nyo. Hindi nyo naisip na meron kayo tinuturong masamang value. No? Lalo na ang cheating. So wag na wag po nating hahayaan na matutunan niya ng mga bata sa atin. Ang mga dapat na focus natin, number one, okay? Wellness ng anak natin. Pangalawa, habits ng anak natin. Yan ang tutukan natin, parents. Pangatlo, skill set. Ituturo ko yan later. At pang-apat, mindset. Kung ano dapat ang nasa isip ng ating mga anak. Okay? Focus on what matters. Okay? Focus on these things po. Okay? Number one, ang pinakauna, physical wellness ng mga bata. Ang tanong ko, anong oras po ba natulog kagabi ang ating mga anak? Okay. Pag nais po natin silang matulog ng before 10 p.m., napaaganda niyan, ano? Sana po mga 9 o'clock, no? Natutulog na. Ang unang matutulog dapat, parents. So, alam ko po na may mga pinaabangan tayo, mga teleserye, no? Na beyond 10 p.m. So, kung gising pa po ang ating mga anak, malamang po, sacrifice na lang po natin. Importante po talaga na matulog sila dahil ang brains po ay hindi po nagde-develop ng maayos kapag walang or kulang sa tulog ang ating mga anak. So, physical wellness yung number one. Number two is intellectual wellness. Kailangan maging confident yung mga bata bago humarap sa kanilang klase at sa kanilang module na kayo mismo ang pinagguhugutan niya ng inspirasyon at motibasyon para mag-aral. Ang tingin kasi sa akin ng nanay ko, matalino ko, o kaya kakayanin ko, kaya mag-aaral ako. Hindi yung, ang tingin kasi sa akin ng nanay ko, mahina ako, kaya tuloy, ayoko nang pumasok. So, wag pong ganun. Ang mga teachers ng NES are very competent to teach your children. And hence, kailangan lang natin silang gabayan pa. Okay? Ayan. So, next one is emotional wellness. Kumusta po ba sila? Masaya ba sila? Tandaan natin na nung mga kabataan natin, we're freely walking and jumping and leaping and playing outside. Ngayon, kung kailan nagkaroon ng technology para sa kanila, nawala. Ang malls natin, wala na po yung mga pang-kid zones kasi nalugi na silang lahat kasi hindi pa rin lumalabas ang mga bata. Okay? Ilang taon na, no? So, ibig sabihin po,
tayo ang magpapa-restore niyan. Alam niyo, sa totoo lang, out of sabi nga ng mga nasa survey ngayon, napakadaming nangyayari sa loob ng tahanan, no? Na nakakalungkot. Ngayon, mga violence and all, I hope po, no, na makontrol natin ang mga bagay na to. Sa totoo lang, kami, masaya kami noon na nakikita natin ang mga anak, nakikita namin ang mga anak ninyo kasi sa amin sila minsan nagsasabi ng kanilang mga saloobin. Pero ngayon, wala na sila teachers na pagkasabihan nila personally. So, pwede pa rin naman kung marunong na sila sa messenger or tawag. Pero, still nasa loob sila ng bahay. So, ugaliin po natin na iwasan po natin yung mga bagay na pag-aawayan ng mga mag-asawa, iwasan natin yung mga bagay na makakasama po ng loob nila. Yan. So, emotional wellness is really important. At ang pinakahulit, pinaka-importante sa lahat, yun pong wellness in the spiritual, yan, aspect of the child. Kailangan po lumalaki sila na merong Kristo sa puso nila. Dito sa kanilang damdamin, ano po, at sa pamumuhay nila, meron pong Panginoon na alam nila na sa mga oras ng difficulty, sa oras ng kasiyahan, at sa trivial days of their lives, meron pa rin silang Panginoon na pwede nilang kwentuhan. Yan, in our absence and absence of everyone else in their midst. No? Ang tawag ko rito, Pais. Yan, so kailangan yan po ay tamang-tama ang lahat, balanse. Kapag nabalanse po natin yan, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa bahay. Okay? At susunod po, habits. So sinabi ko kanina, because their habits become their character and their character becomes their destiny. Tingnan niyo po itong batang ito na nasa kaliwa. Ito po ay batang pinapakain. Nasa Nueva Ecija yan. Yung pinapakain kasi hindi 24 hours na nag-aano, no? Or 48 pa nga yata. Dalawang araw na yata ito naglalaro ng computer games, no? So, huwag niyo pong hayaan ganyan. Kailangan po may oras lang ang bata. Kasi hindi po niya mararating ang kanyang pangarap. Masisisi rin tayo ng anak natin in the future. Yung kaka-TikTok, nakita niyo na po ba itong mga babaeng ito, ng mga bata nasa baba? No, ito po yung nag-viral na kung ano-ano pong mga hugot. Ano ho, huwag din ho natin hayaan ganyan. Okay lang yung nakakatuwa, pero huwag naman ganyan ang mga hugot ng bata na masyadong pang-adult. So, let them live their way of life spontaneously. Kung 7 taon, 8 taon, let them live, no, ng 7 taon kasi hindi na sila babalik diyan. So let them enjoy childhood. Huwag po natin sila i-expose kahit po nakakatawa, hindi po 'yan nakakatuwa for their future. Okay po? Now, so as I have mentioned, kung nais natin sila magkaroon ng magandang destiny, start po with routine and then make them the habits of our children. Okay, ang sunod, yan. Ano ba itong mga skill set na to? Alam nyo, dalawang importanteng skills. Ang importanteng matutunan ng bata. Yung karamihan dyan ay sa bahay natututunan. Okay? Pag sinabi mong hard skills, ito po yung mga kailangan na mga bagay para mag-succeed in life. Ganun din ang mga soft skills. Pag sinabi mong hard skills, ito po yung mga usually, yan, mga trainings natin. So, mga educational attainment, kaya po natin sila pinag-aaral para sila ay makatapos, mga honors na nare-receive nila ng may integridad, ha, analytical ability, experiences natin and trainings na magkakaroon tayo, yan po yung mga tinatawag na mga hard skills. Ang soft skills naman ay sing importante ng mga soft, ng mga hard skills. Ito po yung mga people skills na tinatawag. Natutuwa po ba kayo sa inyong mga anak kung meron silang mga leadership skills? No, baka po ang tinitingnan niyo lang lagi ay yung puro mga ano nila, mga nakikita yung grades lang. Hindi naman po namo-modify ang ating mga anak sa grades na nakukuha nila. Okay? O, kapag napaka mapagkumbaba ng anak ninyo, alam nyo, napakaganda niyan. Kasi ang humility, pag nawala po yan, goodbye success na tayo eh. No po, puro nagkaroon na tayo ng yabang sa puso natin. So, hayaan natin sila matutong maging humble. Resilience, hinding-hindi magpapakamatay, di ba? Hinding-hindi susuko sa buhay kasi nga may resilience. O, ano mas importante? Meron nga siyang natapusan. Kaso, tinapos din niya yung buhay niya. So, hindi rin magkaroon ng magandang bunga. So, parents, kahit mababa ang grades ng ating mga anak, kung talagang pinagsinupa ng ating mga anak yung grades na yan, kudos, no? Yan po yung maganda. Okay. Integrity. Kanina ko pa sinasabi na kailangan kapag gumawa ang anak mo, kailangan siya mismo ang gumawa niyan.
Yan, at proud siya dyan, at proud ka din. Ability to work with a team. Ang daming mga bata, ang tatalino nga, kaso pag sinabi mong, okay, group work, ayaw ng group work. No? So, kailangan marunong makipagkapwa-tao ang ating mga anak. Innovative mind, no? So, pagdating sa mga pagbabago ng mga bagay, wow, at imaginative mind, importanteng-importante yan na para maging successful sila. Creativity, okay? Enthusiastic or passionate attitude. Ano yun? Yung tipo na kapag, ay, mami, gising na kasi online na, o kaya gising na, mami, darating na yung module ko. Kahit hindi siya ganong katalinuhan, parents, pag ganyan ang anak nyo, yakapin nyo yan. Kasi napakasarap ng ganyan. Na siya mismo, wala kang kaano-ano, kahirap-hirap na, ano ba? Kanina pa kita gimising. Yan. So let's appreciate po kung ano yung meron ng ating mga anak. Okay po ba? Pakitingnan nga natin yung mga anak natin at ngitian natin sila. Yan. Okay. Yan. Entrepreneurial skills. Hindi nga katalinuhan, pero ang isip naman, napakagaling kapag kikita ng pera. Ngayon pa lang, batang-bata pa lang, marunong na magtinda. Yan. Ako, something to be proud of, mga parents. So, wag lang po natin tutukan ang grades. Tutukan natin kung ano yung mga skills na meron ng bata. Katalinuhan sa academics at katalinuhan din sa mga bagay na hindi ginegradean, pero pinapahalagahan dapat sa buhay. Okay? Oh, lahat ng yan ay nagsisimula saan? Sa ating pamilya. However you define your family. Single mom, single dad, buong pamilya, may nanay, may tatay, o mga laki man sa mga lolo at lola. It doesn't matter. Ang importante, nagagabayan natin sila ng balanse ang kanilang buhay. Okay? Sige po. Next. Oh, ano naman yung mindset? Yan. Oh, alam nyo ba na according to Harvard study for 75 and counting years, okay, research identified two things daw. O ito, mga parents, pwede po ba kayong istorbuhin muli, no? Pakisulat nga natin sa comment section natin. Ano kaya yung, ito walang mali, walang tama, pero meron lang saktong sagot. Ano ho? Ano kaya yung dalawang bagay, Tagalog or English, pakisulat dyan. Yung dalawang bagay na you think that you need to make your students be filled with, no, kayo mismo ang magtatanim sa inyong mga anak para maging masaya sila at successful sa buhay. In other words, fulfilled, no? Masaya na, successful pa. Marami kasi mga tao, masaya lang, hindi successful. Pero may mga tao rin na mas successful, hindi masaya. Pero anong dapat natin na masaya? Maganda kasi makita natin na fulfilled ng mga anak natin. Dalawang bagay, mga parents. Bigyan ko kayo isang minuto, ha? Okay? Okay, pakisulat to. Ano kaya yung dalawang bagay? No, huwag kayong mahiya. Magsulat tayo sa comment. Ano kaya yung dalawang bagay na dapat ay itanim natin o punuin natin, busugin natin ng ating mga anak? Okay? Yan. Sige po. So, ito po, no? According to study, tingnan natin kung tama kayo, no? Or lahat yan ay ano, actually ay okay kung yan ang pananaw ninyo. Dagdagan lang natin. According to the study, ito daw po. Pagmamahal, love, at look at this, gawaing bahay. Inuulit ko, busugin natin sila at turuan natin sila, number one, ng pagmamahal at gawaing bahay. Okay? Mamaya, sabihin ko kung bakit. Pagmamahal muna tayo. Did you know that a child, I know that you will agree with me, who grew with love will never run out of these things. Number one, inspiration. Hindi kailangan ma-inspire sa isang crush, no? Kailangan ng inspiration niya si daddy at si mami, si nanay at si tatay. Si lolo at si lola. Si kuya, si ate. Pag yan ang inspiration niya, hindi madidesperado yan. Okay? Hindi yan magpapakamatay. Bakit? Ang inspiration nasa loob ng bahay. Okay? Motivation. Ganun din. Ang batang may motivation, hindi madidismaya ng ganun-ganun lang sa buhay. Okay? Kasi nga busog sila sa pagmamahal. Okay? Next one. Ang mga batang binusog sa pagmamahal, laging may pag-asa sa buhay. Yan. Hindi mawawala ng hope. Next, ang batang binusog sa buhay, hindi mawawala ng pananampalataya sa kanyang sarili, maging sa Panginoon. At hindi malulungkot yan basta-basta. Bakit? Kasi nasa loob, intrinsic joy.
intrinsic love ang nandyan, hindi external. Na parang, oh ito, binigay ko siya kasi hindi naman laruan lang ang makakapagpasaya sa ating mga anak, kundi yung paghahanda natin sa kanila bago sila mag-aral, pagpapaligo natin sa kanila, ang pagpapasyal natin sa kanila, pag-i-effort natin sa kanila, at ang pagkukwento natin ng bedtime story sa kanila, at ang mga pakikipaglaro natin sa kanila. Yan yung mga bagay na mas itatanim nila sa puso nila kesa sa mga laruan na ibinibigay natin na alam natin na may kakulangan tayo ngayon dahil lalupat na sa pandemya tayo. So, hindi hadlang ang pandemya, mga parents, para maging the best parent ka in the whole world. Ang kailangan mo lang is alamin mo kung anong tunay na pangangailangan ng anak mo. At ngayon ay sinasabi ko sa iyo, pagmamahal ang una doon. Okay? Sumunod, gawaing bahay. Turuan ng mga anak ng mga gawaing bahay. Bakit? Ang karamihan sa nakita namin, ako as a school principal also, no? Nakikita ko na yung mga teachers na naka-hire namin minsan, ano ho, na millennials at saka mga Generation Z, talagang parang kung hindi mo siya uutusan, okay? Kahit diyan sa mga bangko, ganyan din sila ngayon at mga IT and so on and so forth. Kung di mo uutos, sasabihin, darating sila ng pagkaaga-aga sa trabaho. Wow! Nandito ka na, alas 6 pa lang, pero wala naman inuumpisa ang trabaho. Alas 8 pa naman ang trabaho ko. Anong ginagawa? Nag-MN. No? Anong ginagawa? Nagpa-Facebook. Nagtututik. Pag may kalat dyan, eh may janitor naman. Ay, kailan po ba dapat matutunan yan? Ang work ethics, mga magulang, ay natututunan. The earlier, the better. Start nyo po ang mga anak nyo mag-gawaing bahay. Alamin nila yan. Kasi ang work ethics po ay natututunan po sa bahay, hindi po sa trabaho. Magiging successful sila kasi makikita sila na may difference. Bakit? Kapag ka may kalat, hindi kailangan ng janitor para pulutin. Kung nakita na niya yan, kukunin niya yan. Okay? Pag may gusot sa trabaho, hindi kailangan na magpabibo. Kailangan niya lang na nasanay kasi sa bahay. Na hindi pag sinabi ni mami kasi na ganito, may anbawa, nasunugan ng sinaing. So kailangan, may pansaing pa naman, kailangan palitan ng sinaing. Kapag ka ganito, may hindi pala nabiling Ricardo, hindi kailangan utusan, bibili lang ng bawang. Things like that. Saan natututunan yun, mga magulang? Hindi po sa trabaho. Natututunan po yun sa bahay. Kaya hanggat maaga, turuan sila ng gawaing bahay. Alam ko po dahil kasi ako, I'm 43 years old right now, na parang feeling natin na masyado tayong confine tayo sa house. Ayaw natin mangyari sa ating yan, sa ating mga anak yan. That's not good. Huwag lang sobra. Kailangan bigyan natin sila, isang part ng routine nila is you'll be the one responsible to cook the rice, for instance. Magsaing tong araw na to. Okay, ikaw naman ang maghuhugas ng pinggan. Huwag niyo pong hayaan na ang mga anak natin ang siyang nagiging mga senyorito at senyorita dahil hindi po yan nakakatulong sa kanilang buhay. Yan. Ako, I'm always glad. Masayang-masaya ako sa pagkapalaki ng aking lola sa akin at lolo. Na ngayon, ako marunong ako magtanim. Okay? Marunong ako magsaing. Marunong ako maglaba. So, hindi hadlang yan na single parent ka, turuan mo rin ang anak mo. Hindi ibig sabihin na single parent ka, ikaw lang, ikaw ang kakayod. No. You have to teach the child, your child. Kasi, importanteng matutunan niya yan, the earlier, the better. By the way, this is according to research. It's not just from someone else na sinabi sa atin. Okay? So, according to research, kung gusto niyo maging successful at masaya ang anak ninyo, umpisahan ninyo sa paggawa ng mga bagay sa bahay. Household chores. Okay? At busugin ng pagmamahal ang ating mga anak. Okay, ito na yung mga panghuli ko nang sasabihin. Ang sabi nila, itong henerasyon na to, no, is a generation of a stressed out parents. Kasi nag-pandemic, ako rin stressed na stressed ako bilang tatay. You know? Pero alam nyo po ba na stressed din ang ating mga anak? So anong gagawin natin ngayon? Ito po, mga magulang. Okay? Open communication. Kapag pagka napapagod na tayo, sabihin lang lahat sa mga anak natin, anak, napapagod si daddy, napapagod si tatay. Magpakatotoo po tayo.
Kasi tao lang tayo, huwag tayo masyadong magpaka-superhero. Okay? So wala namang problema yan kung tayo ay kakakitaan ng kahinaan ng ating mga anak. Dahil mas naipapakita natin sa kanila ang realidad ng mundo. Open communication mga magulang, lalo na kung ang mga anak nyo ay nasa grade 6 na. Importanteng-importante that they would understand kung ano ang realidad ng buhay. Huwag natin silang puro bed of roses. No? Okay? Next, ano ba yung common stressor sa ating mga anak bilang mga huling mga paalala sa atin? Una, pag nai-embarrass sila sa in front of the camera or classmates na kapitbahay nila nagmo-module, tapos ka na! Ngayon, tarang ako hindi pa nai-embarrass sila dyan, na-stress sila. Separating from parent. Nag-work o kaya ang tagal sa work kasi bawal umuwi-uwi si daddy, si mommy, si nanay, si tatay. Na-stress po sila niyan. Nasira yung toy nila, hindi makakabili dahil sarado ang mall o kaya hindi makakapunta agad sa mall dahil nga pag-uwian ni daddy, sarado na siya. Taking a test in school, nakaka-stress po yan. Being overscheduled, kaya wag naman sobra. Ano, yung tama lang na routine. Hearing or knowing, naririnig po na nag-aaway kayo ni nanay, ni tatay, nakaka-stress po talaga yan. Lalo na kung meron pang ibang tao sa bahay, nakaka-stress po sa kanila yan. Kapag sabihan po din natin, kung meron pong ibang pamilya pa na nasa bahay natin, naiwasan ang pag-aaway. Okay? Paano naapektuhan ng anak natin? Tingnan po natin to ang ating mahal na anak. Tingnan niyo po muna yung mga anak niyo kung stress sila. Yeah. So, problems with attention and concentration. Ano ba yan? Ilang minuto na nga lang ang online distance learning, hindi pa rin makafocus yung bata. O kaya hindi makafocus sa pagtuturo nyo ng module. Tapos parang laging ang daming anxiety. Ay, mami, baka ganito, baka ganun. Yun, no? Tapos, laging palaaway. Tapos overreaction, kala mo, pasan niya yung daigdig, gano? Na ang liit-liit lang naman pala ng problema niya. Okay? Tapos nauuwi saan? Ito na yung mga ayaw natin. Depression. Okay? Tapos pati yung immune system, pandemic pa naman ngayon at may Delta variant na at in kung ano-ano pa hanggang Lambda. So, ibig sabihin kailangan po natin na iiwas ang ating mga anak sa stressors. Bakit po? Kasi po ang memory at digestive system nila, pati ang immune system apektado. Okay po? So, maging maingat po tayo. Tapos ano pa? Hindi na makatulog yung bata ng maayos. No, napapansin niyo po ba yun na nadidisrupt na yung pagtulog ng bata? Pag ganyan na po, medyo matindi na yung effect ng stress. Kaya ano pong gagawin natin ngayon? Open communication. So, pagkatapos po ng webinar na to, kausapin natin ang ating mga anak. Anak, huwag natin tanungin kung okay ka lang, baka sumagot ng opo. Okay? Kausapin natin na maayos. Anak, kumusta ka dito? Anak, naalala mo ba nung ganito, nung bata ka? Yan. So, make them reminisce something else. And then hanggang sa mag-open up na yung bata, oo nga mami, namimiss ko na nga po yun eh. Yan. Doon na mag-uumpisa yan. Hindi mo kailangan sabihin na, anak, stress ka ba? Eh lalo na stress yung bata, itinanong mo. So kailangan dahan-dahan ang ating approach sa ating mga mahal na anak. Okay? Ngayon, may positive effect din ba? Meron. Okay? Number one, ito yung gustong-gusto muna na makita sa inyong mga anak. Ang attention span niya, nag-expand, ang focus lumalalim, at they will have a more mental and physical space to explore the world the way we did before, even though there's pandemic. No? So, wag mo yung iisipin ng pandemic. Pandemic ka lang. Okay? Ito, buhay ko to. Yan, kailangan ikaw mismo ang mag-navigate niyan sa tulong ng Diyos, no, na nakasubaybay sa ating lahat. Okay? May positive effect din ba sa parents? Oo. Tingnan niyo to. We can concentrate. Oh, parents, tingin muna kayo, tigil muna kayo sa inyong ginagawa. Paki-concentrate muna rito. Pagka wala kayong stress sa inyong pagpapalaki sa inyong mga anak, you can concentrate on what really you value in life. Balikan nyo po kung yung kauna-unahang oras na nakita nyo yung mga anak nyo at napangiti kayo at sinabi nyo na ito ang pinakamagandang regalo sa akin ng Panginoon. Okay? It brings inspiration to your daily life, widen and deepen your love for your children. So, ibig sabihin, win-win situation. Pag wala ang stress na yan, na kayo rin mismo ang nag-i-invite minsan sa bahay na ninyo, ay ito po yung mangyayari. Babalik kayo sa kauna-unahang
unang-unang moment ninyo with your child. So kahit nasan man kayo ngayon na stage na ng anak ninyo, pray lang kayo. Okay? At open communication, lalo na sa mga upper levels. Tapos busugin nyo ng pagmamahal ang inyong mga anak. At turuan ng gawaing bahay. Huwag nyo pong gawin lahat. Okay? You could be a hero, but not on those things. Okay? And to end this webinar this morning in my segment, okay? No, next to eternal life, the greatest of all gifts that our Father in heaven can bestow on a man or a woman is the opportunity of being blessed with sons and daughters. Huwag po nating i-miss yan. Dahil yan po ay isang magandang regalo next to eternal life after this life here on earth na binigay sa atin. Hindi po lahat ay biniyayaan magkaroon ng anak. Kaya pa nagkaroon po tayo ng anak, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya, pandemic man o hindi, upang lumaki sila ng may takot sa Diyos, may pagmamahal sa sarili, at huwag na kakalimutan, may pagmamahal sa inyong pamilya sa ating bansang Pilipinas. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. Samuel, sa napakagandang talk. Tunay ngang sobrang na-bless kami sa mga na-share niyo po sa amin, Doc. Sobrang nakakatuwa kasi isa po dun yung sinasabing strawberry generation. Yung anak ko po kasi ay part ng strawberry generation. So talagang mabilis magtampo. So talagang nandun po talaga dapat tayo para umagapay sa kanila. And then yun nga po na sabi nga ni Doc, dapat magkaroon tayo ng daily routine para at least masasanay din po yung mga kids natin o yung mga anak natin sa araw-araw na ginagawa nila. Kasi may narinig ka pa kung nagsabi sa akin na ang 21 days practice po, kapag 21 days na pre-practice natin, yung isang pinapagawa natin sa isang bata, pag po tuloy-tuloy po yon, magiging habit po nila yon. So, kasasanayan na po nila yon. So, dapat po nating isaisip at isaputo yung mga sinabi nito kasi sobrang helpful po talaga sa ating mga magulang. Lalo na po sa may mga anak na mga nasa grade 6 na, nasa grade 5. So, dyan po so, kailangan ng guide ng mga magulang. So, maraming salamat po ulit. So, thank you very much. Welcome. Friend.